Hi guys, meron lang tayong update sa gitara na ginawa namin ni Papa. Update ko kayo after 1 year. Ito na siya ngayon. At sobrang excited ako i-share sa inyo yung mga experiences ko sa gitara na to. Hindi ko napapatagalin. Mamaya na lang ako magko-comment about sa gitara after ng sound test natin.
So, ayun na nga. Actually, sobrang happy ako naman sa kinalabasan ng gitara. Aesthetic-wise, sa look nung mismong guitar. Ang comment ko lang sa feel nung gitara nito, hindi ito yung the best feel ng setup ng electric guitar since magkaiba ng manufacturer ang body at saka yung neck. But I think pwede ko siyang dalhin sa gig. I can play with it. At sobrang proud ako kasi nagamit ko na rin siya sa dalawang single ko from Jamie Music. So far, so good. So far, happy naman ako. So may kataasan lang ng konti yung action niya kung hindi kayo sanay sa masyado magandang setup. Pero gusto ko ulit makapag-update sa inyo soon. Siyempre, ako lang kasi yung nag-setup nito and hindi naman ganun kalawak ang kaalaman ko about how to set up an electric guitar. Sobrang proud ako kasi bonding namin ng papa ko to eh. Siguro hindi lang siya pang para sa lahat. Kasi medyo mahal din yung nagastos namin dito. And to think na hindi pa ganun ka-upgraded yung mga kinabit ko dito. Kasi kung ano lang sana yung pinakamura as much as possible na mabibili natin na parts. But eventually, I'm planning to save money para gusto ko masubukan yung Montances pickups para dito. And yun, sobrang excited ako. Yun yung next project ko para sa guitar na to. Isa pa pala, gusto ko mapaset up tong gitara na to ng matino para magamit natin. Kasi syempre, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, wala naman ako masyadong kaalaman sa pag-set up ng gitara. Para lang maging maayos yung kung paano yung action na pinakamababa na pwede nating magawa na hindi nagkakaroon ng mga buzz. Ang isang comment ko lang pala dito, kanina napansin ko habang tumutugtog ako, medyo wala siyang sustain, medyo patay yung sustain. At yun ang sinabi sa akin ni Sir John De La Cruz na yung mga ganito klaseng gitara, since magkaiba naman ng manufacturer yung body and neck, talaga magkakaroon tayo ng mga ganong problema kasi hindi lapat mismo yung kahoy, ginawan lang niya ng paraan to para maisalpak tong neck dito sa body. So maraming salamat sa pagnood, guys. Sana makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and hopefully makapag-vlog pa tayo ng mas marami pa soon. Kita-kits tayo.